siento. I'm Govinda Jan, musician, craftsman, owner of Drum Cafe, chef and food lover. To TNT Pilipinas and Bedbug, and you're watching Lasang. Mainit na araw sa inyong lahat. Kami nga pala ang TNT Pilipinas. Wala nga pala ngayon si Ian ngayon, pero makakasama rin natin siya. Itong season 2 ng TNT Pilipinas, kasama natin si Hulas, si Govin, at ako nga pala si Quality Times. Ngayon, bago naman season to, titingnan natin, bibisitahin natin ang mga bawat lugar, titikman natin ang kanilang kultura, at aalamin natin kung paano magluto ng kanilang sarili-sariling putahe. Pupunta tayo sa Malabon ngayon, interview natin si Boy Butingting ng Good Leaf, alamin natin ang Dub Pilipinas, at alamin natin ang lasang rock ng Malabon. TNT Pilipinas, you're watching Lasang Rock. Ang Malabon ay parte ng Metro Manila at katabilang sa Camanaba area. Tinawag siyang local Greece dahil sa madalas na pagbaha. Sikat siya sa pagkain, kultura ng pangisda at paggawa ng patis. Mahilig sa mga bike ng mga taga-Malabon kasi likely lang yung main road nila eh. Tapos mag-assist yung pabasahin, tapos hinto ng hinto. Kaya sila nagbabike para at least dire-diretso yung takbo nila. Yung mga magkakalapit-lapit na naman kasi mga bahay dito eh. Kaya yun, kaya mahilig sila sa bike. At saka syempre, they're friendly, healthy, at mga forma. Ganun pala dito po. Welcome, welcome, welcome sa The Spot sa Malabon, Dub City. Andito tayo sa TNT Pilipinas, Lasang Rock. At titikman natin ngayon ang panlasa ng Malabon, Dub City. Magugulat kayo dito sa Malabon, ang linis ng palengke nila at ang sistemado. Di ba inisip ng mga tao dito, baha, puro dumi. Hindi, ang linis dito. Manila, maglinis-linis kayo, Manila. Pasay, maglinis-linis kayo. Ang linis dito, nakagulat. Ang ganda. Bisita kayo, Malabon, Dub City. Bakit ganito sa Malabon? Ba't malinis mga palengke dito? Ano? Sistemado yun. Nakagulat eh. Saka ang ganda-ganda ninyo. Ba't ba lahat dito maganda? Yeah. Uy. Mali oh. Hindi ba mali ito? Hindi ba mali ito? Ay, mali. Hindi kasi siyempre kailangan talaga malinis ang mga. Kailangan. Para lagi yung mamimili, bumibili. Ano ito mamamgakit? Kailangan lagi malinis. Kaya yung mga palengke sa kapitbahay namin, kailangan lagi maglinis. You can always keep my maggots clean and shitty.
Imbitahin nyo naman sila sa Malabon. Ayun, sana pumunta kayo dito dahil laging bago at sariwan. Oh, sariwan-sariwa. Marami! Dito tayo ngayon sa pulisya. Kasama natin ang mga taong papanatiling maganda at malinis ang Malabon. Anong pangalan niyo, sir? Mga pala si SPO. Sir, imbitahin niyo naman mo sila na layuhin ang Malabon at tikman ang lasang rap ng Malabon. Dumalaw naman kayo sa Malabon at tikman niyo ang lasang rap ng Malabon. Ang lasang rap ng Malabon. Nandito kami ngayon sa Dolores, isa sa unang nagsimula at pinagkakatiwalaan hanggang sumikat sa larangan ng pansit. Ang bayan ng Malabon ay isang bayan na mayaman sa pagkain at kainan, kaya ito dinadayo at binabalikan dahil sa kakaibang estilo ng pagluluto. Maraming pagkain na dito lang matatagpuan at matitikman, simula sa kakanin hanggang tapang kabayo at siyempre ang pinakasikat na pansit Malabon. Bilangin mo, masarap yung pansit Malabon dito sa Malabon o yung pansit Malabon doon sa Cubao? Mas masarap dito sa amin. Siyempre, luto namin yun. Ayun. Kasi di ba, ang dami na ngayon doon sa Manila na ano, na pansit Malabon na talos lahat. Dinadayo din yung pansit namin. Okay. Dito talaga ito na ano, simula kayo ang pansit Malabon. Sa Malabon talaga. Dito talaga. Kasi sa ulo ko sa amin si Boy. Ang taga si Boy. Oo. Pansit Cebu na nandun eh. Ito na tinagay na. Thank you Lord for the provision. Tangan, thank you for Malabon. Ako anak ng ano, ako anak si Mrs. Pino de Villegas. Magpasimula rin mo ang anak ko. Pag matinig kang kusinera o kusinero, walang imposible. Lahat matutuklasan mo. Oh! Lasang rock! Alam kong matagal niyo na akong inintay, Malabon girls. Yo, nandito na ako, baby. Baby, baby, huwag magpanik. Bibili lang tayo ng pulutan ha, para sa ating barikul cool shots. Kung may angus, ito horse steak. Oh, ito horse goose. $100. Tapang kabayo, sobrang mura ng mabiliin dito sa Malabon. Sobrang sarap pa, alam mo, sulit na sulit. Tapang kabayo. Iba rin pala yung tapang kabayo. Medyo matapang yung lasa niya, alam mo. Malabon, Master Bangus, bitches! Ako'y sa'yo.
pupunta? Pumunta tayo sa floating city ng Malabon. Solid yun. Gusto ko malaseng. Malabon. Si ano? Si leading actor. Hanep! Ay! Ano yun? Fresh na hangin. Yan, ngayon, lilibo tayo sa Venice. Walang patentero dito, no? Alam nyo ba yung patentero? Karera dito. Karera dito, karera. Rowing team. Rowing team. Kung gusto nyo makanat ang mga malulupit mag-row, dito yun. You want to get started? Welcome to the Philippine Islands, Malabon, yo! ito yung mga lugar na hindi na napupuntahan ng gobyerno na medyo wala silang pakialam. Pero syempre, humans tend to adapt to their surroundings. Kaya yung mga tao dito, kaysa kakahintay sa gobyerno para may gawing bagay para sa problema nila, nag-adapt na lang sila dun sa mga nangyari. Na ngayon, we have something like this. Kakaiba rin eh. This is how we roll. Nagsubok magsagwan. Saglay. Ngayon, nandito talaga ako sa tunay na bangka. Nagsagwan, sumaglay. Oh, dunk! Ang tubig, nagustuhan na yung lugar. Hindi na siya umalis. Dito na siya nainirahan, nag-enjoy na siya. Ang problema ngayon, ang mga residente yung nahihirapan. Pero, masaya. We will take the sun, the sun. Sabog daw. Nakita na ba kayo ng action star na floating on water? Masarap talaga pag may tubig sa paligid eh. Tubig ay buhay. Enjoy Malabon. Madami kayong makikita dito. Babalik-balikan natin ito. Bawat lugar sa Pilipinas may kanya-kanyang kultura, may kanya-kanyang taste at may kanya-kanyang trip yan eh. Tingnan natin yun. Subaybayan natin ang TNT Pilipinas para malaman natin ang lasang rock ng Pilipino. Ang lasang rock ng iba't ibang bansa at ang lasang rock ng buhay natin. Madami namang rock and roll eh, pero tayong lasang rock. Alam na natin yun kung ano man yun. Maanghang, masustansya, at... Sorry! Oh, may pumunta na ba dito yung mga taga, yung gobyerno para gawa ng paraan ito? Wala pa po eh. Kasi ano, wala na daw po yung ano, solution dito. Kasi nung binubomba ito, na raw po kaya. Kasi yung mga basura bumabaril sa makin. Nandito po kami ang TNT Pilipinas para ipakita po sa inyo ang maganda at ang mga posibilidad na po pwede mangyari sa mga lugar na po pwede namin puntahan. Gagawin po namin masaya. Ayos to. Malay natin sa susunod may banana boat na dito, di ba? Could be, di ba? Medyo nag-ulan-ulan na dito at saka medyo late na. Pero dito sa lugar na to, tingnan nyo naman yung lugar, hindi nyo mapapansin. Pero dito binibenta yung isa sa pinakamalaking burger sa Pilipinas. Yun yung topic natin yan, man versus him. Diba? Kasama natin si Sir Robert Ortigas ng Cal Burger. Okay, sa lahat ng mga kainan o mga food house, meron silang mga special na sila lang yung meron. Kumbaga, sariling lasang rack nila. Sabihin nyo nga sa amin yung iba sa inyo sa iba. Sa dressing namin may sikreto yung nilagay dyan para hindi kayong kopihin. Diba? Malalasahan pero palaisipan kung ba't nagdadalong ng lasa niya. Yes! Kosto merang mga pagdadesign niya kung... It'll make you think! Ano kaya yun?
it will, and then after you eat, it will make you do crazy things like research. Handa ka na bang kainin ang pinakamalaking burger? Tingin mo ba matatapos mo siya? Wow! Hanep! Malakas ang dating mo, pare! Are you ready? Isang bite ni Bong, 1/4. Isang bite ni Ian, 1/2. Kailangan nyo matikman ito. Sa barikul-kul. Ang barikul-kul ay galing sa bayan ng Binson, Camarines Norte. Gasolina, dalmasa. Ang barikul-kul galing sa sasa. Sa bunga ng pipa. Originated daw from Bicol. Ininom to ng mga mangingisda doon. Let's try it. People from all over the world, drink this motherfucker. Tignan natin kung ang mukha ko, ang mukha niya, at ang mukha niya inuwi sa anghang ng barikul-kul. Are you ready? Are you ready? Are we ready? No! First time lang ako kinabahan sa buhay ko. Naalak. Ako lagi akong kinakabahan pag nandito ako. Okay lang, okay lang. Ito yung konyo side niya, alam mo yun? Hindi, subukan mong ano, subukan mong lagay ito sa bibig mo na kahit mga tatlong segundo hanggang sampu, mararamdaman mo na talaga kakainin niya yung bunganga mo eh. Matitikman mo yung butanding. Pumabutok sa ilaw ah! 2 segundo na po mga kaibigan. Nasa puso tayo ng Malabon ngayon, the spot. Kasama natin na si Eddie ng Good Deal. At hindi ko napapakilala yung isa kasi malamang sawang-sawa na kayo sa pagmumukha na. Bakit nyo naisipan? Hindi ko alam eh, kasi hindi ko pa pwede categorize ang kanta nyo as stop lang eh. Kasi nung nanood ako, may mga pakaramdam ako parang nasasak ako, may madilim, may malamig, merong kayong mga ilaw. Anong pumapasok sa isip nyo sa ngayon? Hindi mo kailangan isipin na mabuti, pero ano yung mga puntos ninyo para kailangan nyo gawin nyo? Actually, talagang kalukay eh. Kalukay ng tunog eh. Kasi rap dyan ba, given eh, di ba? Ito ngayon, parang nakapain ka naman natin lahat ng genre. Ito yung time namin na mag-experiment ng yun, fusion, iba't iba ng klaseng tunog. Kasi yun nga, sabi mo nga, ito yung mga bagong pyesa, hindi na siya tunog talaga drop. Siguro yung drop para sa akin hindi siya genre. Complex term lang siya para i-explore mo pa yung iba't ibang music fusions. Ayun, parang talagang iba't iba yung pinapakinggan ng bawat member. Pero maroon, tingin ko, narrative form yung ano eh. Depende sa sitwasyon eh, sa mga nangyari. Sino yung mga artist na lumabas na? Kung hanggang yung Malabon, yung Malabon's finest. Like, oh sige, so para sa akin. Dahil, sino pa ba yung lumabas dito? Para sa akin, sa pagkakalam ko, syempre, Putresca.
dito galing ang Putresca, yung Skaban nila West Lute at kanila Bing, nila Mayra, nila Mayra. Punk and hardcore, Malabon na Botas din. Dito nagsimula. Ayan, Dead End, Twisted Red Cross na label, dito lahat nag-start yung movement na yun. Pero kahit naman, yung 70s din naman kasi, kahit yung mga nakausap namin, mga nauna ng mga Jeff Rocks kesa sa atin, yung mga mas nag-research talaga about music, about rap, yung passion nila sa tugtog at yung gusto nilang mapatunayan sa mundo, is mga tao, sabi natin, sa ghetto. Without struggle, life is boring. Some people, they have everything they have. Kailangan nila ito, ganyan lahat. Pero hindi naman lang kaya matunugin. Most people like us na dito kami sa mga kailaliman ng hindi naman lang napuntahan. The other side ng... Mas nagiging resourceful, tsaka creative. Kasi yun, tulad ng mga pagdating din sa mga instrumento, sabihin natin mga sandata. May kakulangan man sa sandatang mga sundalo dito sa side na to. Pero palaban, fighter. Ito pong musika na ginagawa namin, hindi lang ito basta-basta na parang lalabas ka lang sa bahay, tapos tatawagin niyo po kami bomb, tapos parang meron lang kaming ginagawa dahil wala lang kaming magawa. Ito po ay form ng pwede po maging livelihood, depende po sa sistema ang gusto niyong gawin. Tulad po nila, meron ba sa inyo nagtatrabaho? Oo, yung ibang membro may trabaho, yung iba, kanya-kanyang diskarte. Kumbaga, kaasa mo yung katulad ng banda ng Rudy, talagang walang pera sa ginagawa na yung musika. Ito siguro, pinaka-rason namin kung ba't namin ginagawa ito. Siguro yung contribution natin sa kultura, musika sa Pinas. Kasi sabihin natin 10 to 15 years from now, tingin ko kahit paano merong mga susunod na generation na kailangan nila to. Katulad nitong TNT, itong documentation na to, siguro mapapanood to ng mga susunod na generation para yun, meron silang peg na kung ano yung... Kasi kami, nung una, di rin namin alam kung bakit ganito ba't ganito yung movement, ganito yung pakiramdam, bakit ganito yung gusto namin tunog, ganito yung gusto... Ito yung gusto namin. Ngayon, dahil din sa mga napanood namin documentary, sa mga nakausap namin tao, ayun, ito kaya malaking tulong kung ginagawa natin pag-documento natin. Kultura, minsan hindi naman teknikalan talaga yun eh. Minsan kultura na yun eh. Puso. You want to share, puso, you want to share your culture to the world. Like... musicians. Mostly, pag business, kailangan mo manufactured yung music. Pero sa TNT Pilipinas, gusto namin labas yung mga puro. Yung sinishare yung kultura nila sa mundo. This is our culture, this is the way we want to live. So, it. Business pa rin to. Pero ngayon, ang may control na ito, tayo-tayo. Kami, kayo. Hindi naman kailangan maging isa eh. Pwede tayo magsabog, pwede tayo magkahiwa-hiwalay. Huwag lang tayo mag-aaway-aaway. Huwag lang tayo mag-ihilang pababa. Ang pinakamaganda dito, nandito tayo, magkakasama tayo sa Malabon ngayon. Minom tayo ng barikulgol. Kasama natin lahat ng mga kaibigan. Nagpapakod din mo kami para sa inyo nang makita nyo ang mga hindi nyo pa nakikita na nakikita ng mga musikera tulad namin. At maraming salamat sa Good Beef, pare, sa The Spot. Punta kayo dito, parate. Ayos din dito. I'm Govinda Jan, musician, craftsman, owner of Drum Cafe, chef and food lover. As a food enthusiast, I wanna find the taste of the city, culture and its music. Samahan niyo akong bumiyahe at tikman natin ang iba't ibang panglasa ng mga taong rock. Kasama ko pala si Ian. Ano ang lutuin natin? Fish tofu, TNT style. Tara, luto na tayo. Unit. Una natin gagawin is kakat natin yung tofu. Tignan mo. Ano ang lutuin natin? Tofu, TNT style. Pagkatapos, season natin siya ng salt, pepper.
kahit tayo ng bangus or kahit anong fish na available sa lugar niyo, pwede. Ito lang kasi yung pinili ko kasi yung texture niya kakaiba. Itong fish shofu natin, TNT style. Ito yung pwede kong masabi na healthy siya. Kasi tofu, soya, and fish. So, yung fish kasi, compare sa ibang meat, mas less yung ano niya, yung cholesterol level niya. Aklat na natin yan. Palaman natin yung fish sa gitna ng dalawang tofu. Cut tayo ng nori or seaweed. Ito lang yung weed na legal. Seaweed. Diba? Hindi tayo mahuhuli nito. Weed pa rin. Dali lang pag-cut nito. Tignan mo ha. Para lang siyang scotch tape, no? Wrap natin yung tofu kaya fish sa weed. Sa nori seaweed. Daming weed dito eh. Seaweed with water. Ayan. Ito lang pag-wrap niya. Dapat madiin siya na madiin para pagluto mo. Hindi matatanggal yung seaweed. Tsaka didikit siya dito sa tofu. Dapat every time na nag-roll ka nito, diba? Pag mag-roll ka, lagyan talaga ng tubig yan. Meron na tayo. Ready for fry. So ngayon, gawa tayo ng marami para marami kayo makakain. Hindi masarap ang pagkain kung walang kakain. Pilipinas, magkatotohanan na tayo. Ano ba talaga? Masarap po ano? Maalat. Ako enjoy our journey to the unseen. Sabi mo kayan, mag-shoot na siya. Oh. Dito sa lugar na to, pwedeng-pwede kang maglagay ng wakeboarding. Yun! Sa food, lahat, kailangan na natin siya ma-market sa buong mundo.